How to apply home-based caregiver for Israel? Ano-ano nga ba ang requirements, mga qualification ni home-based caregiver for Israel? Hello, what's up everyone? I'm back! And kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at inyong pamilya. At lagi ko pong sinasabi na lagi po tayong mag-ingat. At lalo na sa ating naranasan na yung pandemya. So ayun guys, huwag na nating patagalin ang video na to. Alam kong hinahanap mo ito. At ang tanong natin ngayon, paano nga ba mag-apply ng home-based caregiver papuntang Israel? So, how to apply home-based caregiver for Israel? So, anyway guys, kung bago ka lang po sa aking channel, huwag mong kalimutan i-hit ang subscribe button para din po sa mga iba pang impormasyon about sa home-based caregiver at sa iba pang video about po paano mag-apply ng home-based caregiver. So, without a further ado, may advice po ako sa mga mag-a-apply po ng caregiver papuntang Israel. Ang application na ito guys ay para lamang po sa mga Filipino citizen at para lamang po sa mga Pilipino na andito po. Pwede pong lalaki at pwede pong babae. So, dapat po nandito po kayo nakatira ngayon sa Pilipinas dahil po kailangan po ng physical appearance pag kayo po ay nagkaroon na po ng appointment sa PUAA at sa ibang branch ng PUAA. So, umpisahan na natin guys, paano nga ba mag-apply ng home-based caregiver for Israel? Unang-una po, ihanda at dapat kumpleto ang mga requirements. Dapat hindi po mga expire. So, dapat po hindi po talaga expire ang requirements nyo at dapat po totoo po lahat ng requirements na inilagay nyo pag kayo ay gumawa ng e-registration account. Pangalawa, mag-online registration po sa PUAA website at dito sa baba, sa description box, ililink ko ang PUAA website. So, dyan po lahat ang kailangan nyo. So, pangatlo, pumunta sa takdang appointment mo at isubmit ang requirements at documents. So, lahat po ng isinubmit nyo sa e-registration account mo, ayun po ay dadalhin mo. So, next, pang-apat, mag-antay ng updates from PUAA Government Placement Branch in Action at sa FB page nila at nandyan po sa baba at yung pangalawang FB page po ng Government Place. So, nasa baba po lahat. Paulit-ulit. So, ang panglima, sundin ang mga advisory ni PUAA sa lahat po ng ibinahagi sa atin. Importante po tayo po ay makinig po sa kanila at huwag po tayong matigas ang ulo na kusa-kusa lang po tayong maggumagawa ng action about po sa mga application natin. Kung ano pong ina-advise ni PUAA sa atin, yun lang po ang gagawin natin para po hindi po kayong ma-stress. Ang PUAA ay punong abala sa ating application hanggang sa ating pag-alis. At ang pinaka-advice ko personally ay dapat tayong magdasal po tayo. Magdasal tayo ng taimtim kasi po kumpara po talaga sa atin ito ay para po sa atin lahat. At syempre po magtiwala lang po tayo sa Diyos, sa PUAA at saka po sa Israel. So, ano-ano nga ba ang requirements ng home-based caregiver? Unang-una po, passport. 3 years validity. Dapat 3 years po ang valid niya. Sunod, NBI. Bago po at hindi po expire. Next, BS nursing graduates or BS physical therapist graduates or at least high school graduates or college graduate. Pero po, dapat nag-aral po ng 6 months caregiving from TESDA accredited school or training center with 760 hours with diploma and TOR
or Certificate of Completion. So yun po yung kailangan ni TOAA at ni FIBA. At sa mga IDs naman po, meron po tayong pagpipilian, voter's ID, UMID ID, postal ID, driver's license. And para naman po sa akin, pinili kong postal ID. So yun po ang pinasa ko sa kanila. So isa lang po ang kailangan. So wag na nating istresin ang sarili natin. Isa lang po ang kailangan ni PUAA. So next is PSA birth certificate. So may ilalagay ako dito. Ito po. Ito po ang example ng PSA birth certificate. May logo po na PSA para po patunayan po na yan po ay totoo. Totoo. So next is transcript of records and diploma in college or high school. So ayan po yung kailangan. TOR. So ito po yung TOR ko sa caregiver. So yan po yung kinuha ko sa school na pinag-aralan ko ng caregiver. So yan po yung example din po. So ang next, print out of PO. So ano po yung PO? So sa baba po, nandyan po, madali lang po yan. Nasa baba po, ililink ko po yung PO's sa PUAA. So, ang pinakalast guys na requirements is print out of registration account. So, yan po yung pinaka-resume natin. Yun po yung ipiprint out natin. Kikita naman natin doon kung meron na tayong i-registration account. So, ano-ano nga ba ang mga qualification ni home-based caregiver for Israel? Una-una po at least 23 years old, pataas, at no age limit po siya. So, wala pong age limit. So, next, height at least 1.5 meters high and above 5 feet. So, yan po yung 5 feet pataas. So, meron pa tayong good news. Pinagpawisan ako. So, meron pa tayong good news, guys. Dahil ang pinakabago ay in-accept na po ni PUAA yung 4'11 na height po ngayon. So, dahil marami po kasing nagtatanong, sana po mabigyan ng chance yung mga 4'11 naman. So, ayun, ito na po. Ito na po ang pinakahihintay nyo. So, pasado na po yung 4'11 na heights. Kaya, congratulations! So, next! Ang timbang dapat 45 kilos pataas. So, hindi po dapat bababa. Siguro, ganon. Dahil mahirap naman po na bababa, payat kayo. Dahil alam po natin na ang Israeli po ay matatangkad at medyo malalaki. Kaya po, yun po yung requirements nila, 45 pataas. So, dapat walang magulang o anak na nagtratrabaho sa Israel at hindi pa po nakapagtrabaho sa Israel. At sa mga ex-abroad po ng Israel, kayo na po ang bahalang magtanong po sa PUAA kung pasado ba kayo o ina-accept ba nila yung mga ex-abroad. Kasi dito po nakalagay, not an ex-abroad from Israel. So, ayun po. At first time o first timer are welcome. Ang pinakamahalaga at maganda po doon ay wala na pong experience na kailangan ni PUAA sa caregiver. Kaya po, napakagandang opportunity po to para sa inyo sa mga hindi pa po nakapag-experience. Ito po ang maganda. At ang pinaka-importante din po sa lahat ay yung physically fit po tayo na magtrabaho po sa Israel. Yung physical, yung malakas tayo. So, ang next po, dapat 10 years of schooling or elementary to high school. So, ayan po yung mga tinatawag na old curriculum. So, ayun po, sa mga senior high dyan at sa mga kanya, sa mga senior high at junior high, pwede naman kayo dyan, pero dapat po talaga mag-aral kayo ng 6 months caregiving sa mga TESDA accredited po. So, ayun lang po ang pinaka, ayun lang po ang pinaka-qualification ni PUAA para po sa mga nag-a-apply ng home-based caregiver para po sa Israel. So, ayan po, sa may mga katanungan pa po, sa mga hindi ko pa po nasabi sa inyo, huwag po kayong mahiyang magtanong. So, huwag po kayong mahiyang magtanong. I-comment nyo sa baba ang mga kailangan nyong itanong sa akin. At lagi naman po akong nag-a-update ng aking YouTube, guys. At lagi po akong nagbabasa at sisiguraduhin ko po na masasagutan ko po lahat ng tanong nyo at magawa natin ng paraan. At
sa ngayon po, maraming salamat po sa panonood. Honestly, hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ko tong video na to dahil busy po ako sa ngayon. Pero dahil din po, marami na po kasing nagme-message request sa akin sa FB, sa Facebook ko. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Kung meron man pong na-message ko po, ayun, medyo nagkaroon po ng mahabang oras, ayun, ganun-ganun. Kaya itong video na to, ginawa ko to para sa inyo din po. Dahil alam ko po, marami kayong katanungan about sa caregiver, paano mag-apply, at ayun po, marami po kayong mga suggest dito sa video na to, guys. I-comment nyo lang sa baba at gagawan ko po ng paraan yan. At maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang po, sana po ay nakatulong itong video na to sa inyo. At God bless us all at maraming salamat po. At anyway, huwag niyong kalimutan i-click and subscribe button and please hit the notification bell below for my upcoming videos about home-based caregiver. So, thank you so much guys. And again, thank you so much sa pag-subscribe sa aking channel at sa pag-support. Thank you so much guys all and God bless you again at ingat kayo lagi po. Bye-bye po!